Sumadsad sa mabatong baybayin ng Banton Romblon nitong July 16, 2023 ang MV Maria Helena na naging dahilan ng pagtagilid nito at pagpasok ng tubig sa barko. Nagresulta ito ng paglabas ng langis mula sa barko. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para mapigilan ang pagkalat ng langis sa sumadsad na barko? Mula Lucena Port ay bumiyahe papuntang Tablas, Romblon ang MV Maria Helena nitong Linggo. Pero bago pa man makarating sa destinasyon ay sumadsad ang barko sa mabatong bahagi ng barangay na Sunugan, Banton, Romblon. Lulan ng barko ang 73 pasahero at 36 na tripulante. Agad namang rumesponde ang Coast Guard Southern Tagalog at nailipat ang mga sakay nito sa MV Maria Teresa na sister ship ng MV Maria Helena. Primero, ang ating ginawa ay mailigtas yung mga pasahero, yung 93 na pasahero at kanyang mga crew. Check natin na hindi siya tuluyan na tumaob no, doon sa kanyang grounding position. Dahil tumagilid ang barko, napasok ito ng tubig at tumagas ang langis mula rito. Agad naglatag ang Coast Guard ng airbag spill boom sa dagat para mapigilan ang pagkalat ng langis. Yung mga nakikita nating langis na narecover ng ating mga tauhan doon sa may loob ng engine room, it's an oily water mixture ang tawag dyan. Wala siyang severe threat, malawakan na oil spill. As of 1 PM ng July 18, umabot na sa 4 na airbags ang nakolektang langis. Dumating na rin ang team mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at nagsagawa ng water sampling at assessment sa lawak ng oil spill. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung bakit sumadsad ang barko. Hindi pa naglalabas ng pahayag ngayon ang pamunuan ng MV Maria Helena. I'm Amy Lordonez, I stand for truth.